Mama Kim, this is Tito Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tito Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Hello po, good evening po. Good evening! Parang ang ganda ng boses. Magandang gabi sa'yo, girl. Anong pangalan? Ilang taon na taga saan? I'm AV from Laguna. I'm 32 years old po. 32 years old si AV from Laguna. Sa parang pagbigkas mo palang, pagsasalita mo palang, parang ang ganda mo, girl. Hindi po. Ay, hindi po. Kumakang hindi. Napaka-humble naman ito. O, siya, AV. So, kamusta naman ang love life natin dyan? Ano ka ba? Single, married, complicated, iniwan, umaasa? Saan doon? Married po, pero very complicated. Married, pero very complicated. Eto na po tayo sa mga komplikasyon sa buhay. So, bakit naging complicated yan, Ate AV? Ayun po, bali ni, ano, ko may asawa ako, 14 years kami pagkasama na, actually 15 years po. And teka lang, teka lang ha. So 15 years, ibig sabihin teenager pa lang kayong dalawa na, ganon? Hindi, 19, opo, then 20, yun, nagkaanak na po kami. Okay. Dalawa, yun. Okay naman yung pagkasama namin nung una. 18 years kaming okay, 13 years kaming okay. And then all of a sudden, yun, nagbago na siya. Bigla na lang siyang hindi na siya nagte-text. Kasi weekly kasi yung uwi niya dito sa bahay. Every Sunday lang. So, hindi na siya umuwi. Tapos, di ba tayong mga girl, ramdam po natin yung may changes. Yes. So, yun. So, gumawa ako ng paraan para mahuli ko kasi may kutob na po talaga ako. And, bumili ako ng kapsa sa internet. Nahuli ko siya na may kalandian. Nahuli mo siya na may kalandian? Sa papaanong paraan mo siya nahuli? Ano yung nakita mo? Yung call nila, pumapasok din sa call ko. Naririnig ko yung pinag-uusapan nila. Oh my gosh! Ang sakit nun! Kasi masakit na ngayon, yes. Nakikita mo yung palitan sa text at saka sa chat. Tapos, maririnig mo pa mismo. Parang gusto mong itapon yung telepono. Diba? Yes po. Parang gumuho yung ano ko, buhay ko nung narinig ko. Kasi hindi ko in-expect po na ganun yung mangyayari. Tapos, ang ginawa ko, ni-record ko po siya para walang lusot. And so, then? Kinausap ko siya, dininay niya. So, pinarinig ko sa kanya. Tapos sabi, dinidenay niya. Sabi, hindi daw siya yon. Eh, alam ko yung boses ng asawa ko. Alam ko yung dirty talks na usapan nila. Parang, ayun po. Oh my gosh. So, is that the first time na ginawa yan sa'yo ng asawa mo? O maraming beses na rin itong nangyari at pinatawad mo siya? That was the first time. Okay. So, kilala mo yung girl. Sino yung girl na yung haliparot? Actually, pamangkin siya ng boss niya. Pamangkin ng boss? So, ibig sabihin, kilala mo rin itong girl na ito at alam ng girl na ito na ang lalaki na yan ay may asawa, ganon. Yes, exactly. Okay. Okay, and then? And then, kinumpronta ko po yung girl kasi ayoko masira yung family ko. Kasi ako na yung nagpakababa. Ako na yung sabihin sa kanya, layuan niya yung lalaki kasi may dalawa kaming anak. So, ako pa yung inaway, ako pa yung minura, sinabihan niya ako baliw. So, yung babae, sinabihan mo na layuan yung asawa mo, ngayon yung babae pa yung galit at nagsabing baliw ka. Yes po. Tapos, sinabihan ng asawa ko, sinabi po ng asawa ko na tumigil ka, mas malandi ka sa kanya. Oh my gosh! Talaga? Opo. Sinabi yun ng asawa mo sa'yo? Opo. Hanggang sa pinalayas ko siya, sabi ko, mamili ka na kung ako ba o yun. Kasi hindi ko akalain na pinili niya yung girl. And then after 2 weeks, umuwi siya ng bahay na parang walang nangyari. At tinanggap mo siya? Tinanggap mo siya na umuwi siya? Yes po, kasi naawa ko sa mga anak ko. Okay. Gusto ko magka meron ng complete family yung mga anak ko. So, tinitiis ko na lang po yung lahat na naririnig ko, nakikita ko. Hanggang ngayon, ganun po. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, pinapatuloy mo siya sa tahanan ninyo for the sake of your family, for the sake of the children, pero alam mo sa sarili mo na may nangyayari pa rin sa kanila at sila pa rin nung jowa niya na yun, ginujowa-jowa niya na yun.
Yes po. Kung medyo napapagod na po ako, hindi ko po alam ngayon kung tama po ba na mag-give up na ako o tuloy pa rin yung laban ko na kasi gusto ko maayos yung pamilya ko. Dumating na rin po ako sa point na nagpapa-therapy na po ako sa psychiatrist and psychologist po kasi hirap na ako. Yes. AV, talagang ano no, thank you for sharing your story. Ang daming makaka-relate sa story mo ng mga kababaihan, mga magulang, especially mga nanay especially, kasi iba yung case na meron ng mga anak. Alam mo yon, kapag may anak ka na kasi parang willing kang isakripisyo kahit na lang yung mental health mo, makita mo lang sila na masaya. But you know, we have to think right and we have to decide right. So may sasabihin ka pa ba? Ano pa yung gusto mo i-share? Ngayon po, okay kami. Pero alam ko, deep inside, alam ko na pinaplastic niya lang ako. Na tuwing ko kumprontahin ko po siya na, oh, kayo pa ba? Sana mag-isip ka. Sana maliwanagan ka. Sana makita mo yung mga efforts ko para sa pamilya natin. Okay, wala na naman daw po. Tapos na daw po yun. Tapos yun nga po, pag tuwing ganyan ginagawa ko, nagagalit po ako eh minsan. Kasi minsan hindi ko na makontrol yung emotion ko. Sinasabi niya po sa akin na kung ganun daw po ako ng ganun, maghiwalay na lang po kami. Tapos hindi niya ako kinakontakt for almost 2 weeks. Ganun po. Okay, so gusto ko rin intindihin both sides, no? Dahil pag yung mga lalaki kasi talaga, alam mo yung mga lalaki, mahilig tumaka sa problema, mga duwag. Diba? Hindi ko naman nilalahat, no? Hindi ko nilalahat. Marami rin mga babae ang mga matatapang. Pero alam nyo ba, isang weakness ng maraming mga lalaki is duwag. Ayaw nilang harapin yung kanilang responsibilidad at mas ayaw nilang harapin yung kanilang mga kasalanan. Kaya minsan, dahil ayaw nilang harapin yung kanilang mga kasalanan, ipupunto sa'yo, ibabalik sa'yo yung mga kasalanan na una sa lahat, sila naman ang nagsimula. Pangalawa, duwag sila dahil imbis na kausapin ka, hindi nakikipag-usap sa'yo. Karamihan ng mga lalaki, kapag may kasalanan o may hindi pagkakaunawaan, bigla na lang umaalis, hindi na nagpapakita. Diba? So, I feel ng isang lalaki that is very responsible, na totoong nagmamahal, hinaharap ang problema. Kasi ganun naman talaga eh. Sa isang mag-asawa, hindi natin masasabi na perfect yan all the way. Hindi rin natin masasabi na walang pagtataksil na magaganap dyan kasi we live in a very imperfect world. Ako ay assume na ang bawang relasyon ay posibleng dumaan talaga sa ganun. Pero pinakamahalaga kasi niyan, para maayos natin ang relasyon, mag-communicate kayong dalawa. Mag-usap kayong dalawa. Pag-usapan ninyo kung paano yun i-workout. Katulad nung caller natin kahapon, di ba? Kung may mga ganyang pagyayari na sa buhay natin, kung mahal nyo talaga yung isa't isa and you value the family, dapat we workout natin yun, mas nag-e-effort tayo na mas maging maayos yung pamilya. Pero sa kwento mo kasi, Ate Evie, yung lalaki, parang wala man lang ka-effort-effort na ayusin yung meron sa inyo o baka komportable na siya doon sa ginagawa niyang mali. Siguro po. Diba? Kasi sobrang daming chances ko na pong binibigay. Parang useless po. Parang okay, I forgive you. Pero the next day, ganito na naman. Naroroong siyan sa akin. Pag kinumpront ako pa yung mumurahin. Tapos kinukonsyaban pa niya yung nanay niya, na yun siya daw yung ka-text. Ay, naku, nakakaloka. Diba, ang nanay pa talaga ang ginawang text mate. Kinutsaba pa ang nanay. So ano, Ate AV, I believe that's so exhausting. Nakakapagod yan. Especially sa mental health ni mo. So, alam mo para sa akin, sa isang relasyon, yung pagtataksil, matatanggap ko pa yan eh. Kung halimbawa ako nasa kalagayan mo, matatanggap ko pa yan. Pero yung mawawala na siya ng respeto sa pagkababae mo, ibang usapan na yon. Kaya pumintig kanina yung utak ko, yung tenga ko, nung sinabi niya na malandi ka, di ba? Ako po yung sinabihan nun. Mixit ako yung walang ginawang masama. Ako yung ginagawa yung lahat para sa tumulong sa kanya sa pagtatrabaho. O, diba? Imagine mo ko, may dalawa akong anak sa umaga, nanay, and then pagkatapos noon sa trabaho na po, uwi ng tanghali, nanay ulit, balik ulit sa trabaho. Yes, I understand. Alam mo, wala pa akong anak, pero nakikita ko sa ibang mga kaibigan ko kung gaano kahirap maging isang ina. Tapos yung sinisikap mo magtrabaho, sinisikap mo na arugain yung iyong pamilya, babalik ka after work. Actually, kapag tapos ng trabaho mo, trabaho ka na naman sa bahay. Diba? Especially kung maliliit pa yung mga anak mo. Diba? Wala ka na nga tulog, puyat ka na nga, ang hirap-hirap pa magtrabaho, tapos may stress ka pa sa asawa mo.
Kaya, alam mo, Ate AB, kung meron man ka mang pwedeng magawa dito sa sitwasyon na meron ka, that is to reserve respect to yourself. And that is to protect your mental health. Protektahan mo yung sarili mo laban doon sa mga stress na nangyayari sa iyo sa paligid mo. Kasi may mga anak ka na naghihintay sa iyo eh. At itong mga anak mo deserve a mother that is healthy, hindi lang sa kanyang pangangatawan, kundi healthy rin mag-isip. Pero kapag laging stress na stress lang ang ini-entertain natin sa buhay natin, is hindi tayo makakapagbigay ng tamang pagmamahal na pwede nating maibigay sa ating mga anak. What I am trying to say here is, kung nakikita mo na yung asawa mo is very unhealthy na sa'yo, avoid him. Diba, huwag ka nang umasa. Huwag ka nang umasa kung sa tingin mo is wala na siyang respeto sa'yo. Kasi katulad na sinabi ko kanina, yung pagtataksil, matatanggap ko pa yan. Pero yung mawawala na siya ng respeto sa'yo na sa harap ng kanyang magulang, sa harap ng ibang tao, hindi ka na niya nire-respeto, ibang usapan na yun. Diba? Kasi hindi ko na po kayang makita na umiiyak pa din po yung parents ko kasi never po ako napagsalitaan ng gano'n ng parents ko. Yes, exactly. At saka yung thought na mag-asawa kayo, 'di ba? Kung ikaw na nga nagtaksil ka na nga, cheater ka na nga, tapos ang kapal pa ng mukha mo na mawala ng respeto sa asawa mo, kahit sabihin pa natin may pagkukulang yung asawa mo, dapat ikaw pa rin ang unang rumirespeto. Ikaw yung unang nagka-cover up. Ikaw yung una na naglalambing sa kanya. Ikaw yung unang nag-i-encourage sa kanya. Iniloko mo na nga, tapos nila sasabihin mo pang malande. Nakaka-stress kasi yun, di ba? So, ang sinasabi ko dito, Ate AV, ayan, nawala ka na sa ating linya ngayon. Ang sinasabi ko dito, Ate AV, is wala na tayong magagawa kung cheater talaga yung asawa mo. Pero may magagawa tayo sa iyo. May magagawa tayo para isalba mo yung sarili mong pag-iisip, yung sarili mong mental health, yung sarili mong katawan, yung sarili mong pagkatao. Pwede mo pang maisalba sa sitwasyon na yan because you need to give love to your children and you need to give love to yourself. Ngayon kung uubusin mo yung sarili mo sa pagmamahal sa isang tao na wala nang respeto sa'yo, mauupos ka, wala nang matitira sa'yo, ano pang maibibigay mo? Diba? So, pagtataksil, sige, nandiyan na yan. Pwede nating patawarin yan. Pwede tayong, we can start over again. Ako, naniniwala ako na pwede kayong mag-start over again. Pwede nyo yung i-work out. Pero kapag wala nang respeto yung lalaki sa'yo, at ginaganyan-ganyan ka na lang, pinagtatawanan ka pa niyan siguro kapag di ka nakaharap. Siya pa yung nag-uunang nagsasabi sa yung malandikan, na wala ka namang ginagawa, na samantalang una sa lahat, bilang lalaki siya, dapat ang magprotekta sa'yo, ibang usapan na yan. So, kung ako sa'yo, mag-isip ka na, kasi marami rin namang mga single mom ang naitaguyod ang kanilang pamilya. If you're really thinking about your children, kayong mga single mom, kung mahal nyo talaga yung mga anak ninyo, una nyong protektahan ng inyong sarili. Kung yung lalaki na yan is not healthy for you. Kung yung lalaki na yan ay hindi na nakakatulong sa pagkatao mo, bakit mo pa hinahayaang makapasok sa buhay ninyo? Kasi kung talagang mahal mo talaga yung iyong mga anak, you will preserve the sanctity of yours. You will preserve yung pagkatao mo at poprotektahan mo yung iyong mga anak. Pero kung lagi mong pinapapasok sa buhay ninyong pamilya, yung isang tao na patuloy na mumuwasak sa inyo, alam niyo yun, para kayo nagpapasok ng germ sa bahay ninyo. Napilit mong nililinis yung bahay ninyo pero papasok ka ng papasok ng germs. Mas maganda na i-close mo yung dorm mo sa mga tao na hindi na healthy para sa relasyon ninyo. Masasabi kong hindi na healthy kasi una, patuloy na nagluloko. Diba? Pangalawa, nagluloko na nga hindi pa nag-a-admit na meron siyang mga pagkakamali. Pangatlo, hindi na nga ina-admit na nagkakamali siya kahit nahuli na siya, hindi pa nagbabago. At pang-apat, hindi na nga nagbabago, wala pang respeto. 'Di ba? So bakit natin hahayaang makapasok sa ating bakuran, sa ating isipan at patuloy sa ating pamilya, sa ating puso ang mga taong ganyan? Okay, wag natin i-damage yung sarili natin. May control tayo sa ating mga buhay. Kung kaya natin i-stop at bakuran ng ating pamilya, ang ating kaisipan, para makapag-isip tayo ng maayos, bakuran natin. Hindi pwedeng lahat ng gustong pumasok sa buhay natin, papapasukin natin. Kung hindi na healthy yung tao na yan, at patuloy ka na lang din ginaganyan, give respect to yourself kasi kailangan ka ng mga anak mo. Okay, nakakaloka talaga kayong mga lalaki. Kayo sarap yung krutin, 'di ba? Hindi naman ako
ano dito ha, hindi naman ako tawag dito, pro girls lang. Pero batiin ko muna si Jay Geraldine. Jay Geraldine nag-send ng 75 stars at si Gina Lynn Junio Bello nag-send ng 100 stars at saka si Isle Elba nag-send ng 75 stars. Maraming salamat! So, ang sinasabi ko lang mang po dito, mga kababayan ko, ha, saan man kayong sulok ng mundo, is, ano na nga yung sasabihin ko? kasi marami akong mga kilala na mga niloko na paulit-ulit, pero hinahayaan lang yung lalaki na makapasok sa lifestyle nila, makapasok sa buhay nila. Alam niyo yun, kapag hindi pa gumagaling yung sugat ninyo, tapos hindi nyo tinatakpan, anong nangyayari? Yung sugat ninyo patuloy na nagkakaroon ng mga germs, nagkakaroon ng mga infection, imbis na gumaling, anong nangyayari? Mas lalong lumalala. So, ganun din yon. Kapag tayo ay may mga pains, may mga tao na nanakit sa atin, ang sakit-sakit na nga ng kalooban mo, tapos hinahayaan mo pa yung tao na yan na makapasok sa buhay mo, eh, paano ka gagaling? Kung iniisip mo yung mga anak mo, una sa lahat, kung iniisip mo yung mga anak mo, isipin mo yung sarili mo. Kasi kung hindi healthy yung sarili mo at hindi ka nakakapag-isip ng maayos, anong maibibigay mo sa mga anak mo? Diba? Hindi pwede yung mag-iisip lang tayo ng isip ng mga anak natin na walang-wala na tayo. Kasi kapag walang-wala na tayo, kawawa yung mga anak ninyo dahil wala na kayong maibibigay sa kanila. Kasi baliw na kayo. Kasi puro kayo tanggap ng sakit. Kakaloka. Galit, titakin. Oh, ito sabi ni Mark Macalinaw, people can really make excuses na ganito-ganon ang ginagawa. Pero ang reality, sila din totoong may mali. Sila most women are telling the same story, but in reality, they always look for comfort to other people na nagde-deny, na magsisinungalingin din ulit-ulitin. Ano daw? Ayan, may hugot po si Mark. Mark, tumawag ka na lang dito. Hindi naman natin nila lahat. Hindi ko sinasabi na kapag lalaki kayo, wala na kayong kwenta. Diba? Mananiniwala rin ako na marami rin talaga mga babae, mga pasaway. Diba? Pero kapag single mom na talaga ang pinag-uusapan, iba talaga yung tibok ng puso ko. Iba talaga yung empathy ko sa kanila. Kasi matatapang yan eh. Meron silang choice na ipalaglag yung mga anak nila, pero pinanindigan nila, tapos sasaktan nyo pa. Diba? Tapos kayo, anong ginawa ninyo? Kayo na nga itong nag-jauntis. Tapos kayo pa itong aalis-alis. Kayo pa itong may gana na maloko. Kaloka. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.